Eto muli, sinusuklay ang Dolomite Sun po. Ayan. Mainit, biglang init. So, nandito pa din po ang ating mga Estero Rangers ng DENR, MMDA, Dolitopa, DTS Mandaragat, doon naman po sa Manila, Yacht Club. Ito yung ating Dolomite Beach po pag sobrang init at may mga ilan pa din po ng mga kalat tayong nakikita. So yung truck na naghahakot, babalik po yun. Kanina nandito at itong mga kahoy na nandyan ay mawawala din po yan. Balik, alindog po muli ang Dolomite Beach dito at nasimot ang mga kalat. Yes, yung mga kalat at matatag pa din po ang Dolomite sign na sabi nga nila, bumagyo yan, wala na yan. Ilang bagyo na ang dumaan, nandito pa din po. Okay, so maalon, biglang alon na naman po dahil ay may barko na dumaan. Tuloy ang update natin at eto nga po, umaarangkada itong makinarya dito sa Dolomite Beach. Yan, so para maging pantay po muli ang kulay ng Dolomite. Magandang umaga Pilipinas, Saturday. Ito yung ating dalampasigan. Ayan o. So, kung mapapansin nyo po, may halo na po. Ayan yung black sun or gray sun. So, pag naayos na po, nasuklay na po ng maayos, magpapantay na naman po muli ang kulay ng Dolomite sun po. So, ganun naman po. Pagkatapos bagyuhin, hakutin ang samot sa ring kalat dahil nga po sa bagyo. Para ano po, para maging patag po siya sa aking mga viewers. At yung mga basura na din po. Ito yung ano, ito yung katuwang ng mga warriors dito sa Dolomite Beach po, itong makinarya na ito. So walang pagtatambak na Dolomite sand, walang panibagong tambak na Dolomite sand. Kasi mamaya yung iba nahihilo na naman. Pag katapos ng bagyo, sasabihin nila, ay, tinambakan lang yan. Kaya ganyan na naman uli ang kulay. Yes, kasi kailangan patagin po ang Dolomite sun. Lalo na pag naghalo ang kulay ng gray sun or black sun po. Iikot yan sila huya, so tuloy lang po sila. At yung ating mga warriors, ganun din po, tuloy lang din po sa paglilinis, sa paghahakot ng samot sa ring kalat dito sa Dolomite Beach. Eto o, yung sunod-sunod na naman na ano, sunod-sunod na ulan. Ulan nga po no, kasi siyempre si bagyong Enteng ano din, na stress din pala itong mga itong ganitong klaseng halaman, kasi hindi ko siya nakikita na talagang namumukadkad ng gusto pag ano, or namumulaklak pag sobrang ano, sobra silang nadidiligan, nababasa ganon. Dito muna tayo. Ang
hintayin natin na bumalik yung ano, yung traktora. Ito yung nadadaanan, ayan. Iikot ko lang po kayo para makita nyo kung ano yung pagbabago pagkatapos bagyuhin. Pagkatapos bagyuhin itong Dolomite Beach po. Huwag pong magtaka kung walang mga tao ngayon dito sa loob ng Dolomite Beach. Gawa nga pong sarado sa publiko. Dahil nga po ay patuloy po na nililinis, patuloy na hinahakot yung mga samot-saring mga kalat. So, pag nawala na po yung mga basura, ayan naman po ay magbubukas muli sa publiko itong Dolomite Beach po. Ayan. So, nandito pa din po ang ating mga security guard, mga kapulisan na nagbabantay, at syempre yung ating mga warriors na walang sawang maglinis. Umulan, uminit, bumagyo, nandito po yan sila. At saka, hindi natin ito makikita na malinis, malinis ka agad kung walang naglilinis talaga. Kita nyo naman, no? September 3, nandito tayo, sobrang daming kalat dyan. Ngayon, September 7, naglaho po yung samot-saring mga kalat dito, lalo na dyan sa Dalampasigan. So, doon sa may papuntang 500 meters nga po ng Dolomite Sun ay meron pa din po na mga basura na hahakutin yung truck doon at lilinisin din po ng ating mga warriors. So, hindi ko lang din alam kung may sunset mamayang hapon, eh pag sa hapon talaga, yan din po ang isa sa pinaka inaabangan ko, yung sunset dito sa Dolomite Beach po. Kaya nga lang, medyo madilim, hindi ko alam kung meron po mamaya.